Hey guys, good morning. Kumusta kayo? This is Mel. Welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you're new to this channel, please consider subscribing. So, today, i-update ko kayo dito sa Fujidenso washing machine na nabili ko 7 months ago. So, maraming mga comments at mga tanong dun sa video ko 7 months ago at gusto kong sagutin yung mga yon dito sa video na to. So, let's go! So, after 7 months guys, eto maayos na maayos pa din yung washing machine ko. Naglalaba ako at least like 3 times a week ngayon kasi nga syempre automatic na yung washing machine natin, so mas magaan na maglaba para hindi din ako natatambakan ng labahin. So 3 times a week ako naglalaba. So i-share ko sa inyo kung paano yung usual cycle na ginagawa ko sa mga damit namin. So 'di ba pag naglalaba tayo ng hand wash, una muna winawaswasan natin yung mga damit para matanggal yung mga dumi-dumi muna bago natin sabunin. So, syempre, since automatic na yung washing machine natin, ang ginagawa ko, imbes na waswasan ko siya manually, so, ginagawa ko, ino-on ko. Tapos dito, sa process, meron tayong mga option like soak, wash, rinse, spin. So, ang ginagawa ko muna ay sineselect ko yung wash. Tapos, ayan, makita nyo, nilagay ko na yung mga damit. Tapos, yung water level, sineset ko lang siya sa 5. Ito ay para lang mawaswasan yung paunang banlaw ng mga damit habang hindi pa nasasabunan para matanggal muna yung mga ibang dumi tsaka para hindi din siya mabaho pag nilabhan. Kasi na-experience ko, kapag dinerecho nyo siyang laba, ang mangyayari, o dinerecho niya siyang sabunan, mangyayari, bumabaho yung damit. So, kailangan talaga na waswasan muna natin siya. So, ayan. Again, yung process, wash, tapos yung water level, eto, ginawa ko siyang 5. So, ayan. Tapos, isa-start ko na yung process. Tapos, ayan, magkakarga na siya ng tubig. So guys, ganyan yung ikot niya habang nagwa-wash kayo. So as you can see, pwedeng nakataas yung takip o yung lid ng washing machine habang nagwa-wash. Wala siyang magiging problema, hindi titigil yung washing machine. So again, kung may mga nakalimutan pa kayong mga damit, pwedeng nyo pa siyang i-add. Tapos, may tanong din sa akin kung kailangan ba na nakasaksak na yung or naka-on na yung gripo kapag bago kayo mag-start ng cycle. Yes po, kailangan na naka-on na yung gripo. Kasi meron namang sariling on and off itong water inlet ng washing machine. So kahit naka-on yung gripo nyo o yung water source nyo, hindi naman siya agad tutulo unless mag-start na yung cycle. Tapos kusa din siyang titigil sa bawat process na gagawin niya. So kailangan naka-on lang siya until matapos yung laban nyo. So, saka nyo lang siya ita-turn off. Hindi nyo siya kailangang bantayan. So, naka-on lang siya habang ginagawa ng washing machine yung process. Tapos, one question din is yung increase sa water and electric consumption namin. Sa electric consumption namin, hindi parang 200 pesos yung naging increase since binili ko tong washing machine. Pero hindi ko din masasabi na yung washing machine talaga yung dahilan na, pero yun yung nakita kong increase. So hindi naman siya significant, ganong ka significant. Tapos sa water consumption naman, parang mga 100 to 150 pesos yung naging difference. Kasi syempre, since automatic washing machine to, hindi na natin magagamit ulit yung tubig. Like for example, nag-rinse kayo or nagsabon, itatapon siya ng itatapon ng washing machine. So, talagang magkakaroon ng increase sa water consumption nyo. Pero considering naman yung ginhawa na idudulot ng automatic washing machine,
I think, you know, okay pa din siya. Hindi pa rin ganun ka-significant yung amount. Kesa magpalaba kayo sa mga laundry shop or, you know, mag-hand wash kayo. So, better pa din yung automatic washing machine for me. So, yep, ganyan yung ikot niya. So, ayan guys, tapos na yung pagwawaswas ng mga damit. So, idedrain na natin yung tubig para makapag-start na tayong magsabon. Since ayaw naman natin gamitin yung tubig na nandiyan para sa sabon dahil madumi na yan. So, para idrain natin siya, click mo lang yung start button. Tapos yung process ay spin. Tapos press lang yung start. Tapos mag-start na yan na mag-drain ng tubig. So, ayan guys, pag wala nang lumalabas na tubig dun sa drain pipe nyo, ay pwede nyo na siyang i-stop. Kasi pag hindi nyo siya in-stop, magsa-start na siya mag-spin o yung dryer. So, i-stop nyo na siya. Then, select na kayo nung susunod na process. Which is, ang gagawin ko, hindi na ako magsusok. Diretso ko na ulit siyang iwawash. So, ang ginagawa ko sa mga damit namin, dalawang beses ko siyang winawash. Kasi napapansin ko na mabilis lang yung cycle ng wash o yung process ng wash kapag nag-full cycle ka. So, ang ginagawa ko para ma-make sure ko lang na talagang natatanggal yung mga dumi ng mga damit, aside from yung wash na para mawaswasan yung mga damit, nagsicycle pa ulit ako ng another wash para lang sa sabon. So, ayan. Press mo lang yung wash. Tapos, yung water level niya, kung saan naman i-assess ng washing machine kung gaano kadaming tubig yung ilalagay. So, hindi mo pwedeng ikaw yung mag-set dito sa water level or pwedeng hayaan mo na yung washing machine na gamitin yung sensor niya kung gaano kadaming tubig yung kailangan. So, makikita nyo dito, sinelect ng washing machine, 8. So, ayan na siya. Naglalagay na ulit siya ng tubig. So, ang ginagamit ko na sa sabon, guys, is either liquid na sabon or pwede din yung powder na sabon. So, kung powder na sabon yung gagamitin nyo, dito yung lalagyanan ng sabon. So, yan. Dito yung sabon, tapos dito naman yung Fabcon. Pero ako, hindi ko na masyadong ginagamit to. Ang ginagawa ko is, dinedirect ako na yung sabon dito sa mga damit. So, pwede nyo din gawin yan. Pwede yung, kung aalis kayo, kasi ako, nandito lang naman ako sa bahay, pero kung kayo, aalis kayo at gusto niyo lang gawin ng washing machine yung process niya ng mag-isa, then ilagay niyo na lang dito yung mga kailangan. Ayan, kita niyo naman, meron namang label. Dito yung detergent, tas dito yung fabric softener. So, kapag dito niyo siya nilagay, kusa naman siyang magde-dispense. So, for example, ito, lalagyan ko siya ng sabon. Makikita nyo naman na kasama siyang nade-dispense. Kapag ang cycle nyo ay wash, i-dispense siya ng washing. So, ayan guys. Magpupuno lang yan ng tubig. Tapos dito sa wash, makikita nyo yung timer is 15 minutes ulit. So, ayan guys. So, ayan guys, meron sa akin nagre-request kung ano daw, kung gaano kalakas yung pag-ikot ng washing machine sa wash na process. So, ito siya guys, ganyan siya.
Kung i-compare nyo siya sa manual washing machine, mas malakas talaga yung manual washing machine kesa sa automatic. Pero kaya ko nga siya dalawang beses winawash yung mga damit namin para ma-make sure na talagang nasasabunan siya ng maayos. So, ayan, ganyan siya. Ayan guys, so tapos na yung unang wash na ginawa ko. Ngayon naman ay gagawin ko na yung full cycle na wash, rinse, at spin. So as you can see, yung washing machine automatic siyang namamatay kada process na ginagawa natin. So kita nyo patay na yung control panel. So ang gagawin natin is i-on lang natin siya ulit. Tapos iilaw na dito yung wash, rinse, at spin. Tapos, para sa program number 1, which is yung regular, maglalast yung full cycle o yung mga cycle na gagawin niya ng 44 minutes. So, dito sa program, pwede kayong mamili. Meron ditong regular, strong, delicate, meron para sa small loads at baby clothes. So, isa-select nyo lang siya gamit tong program button na nandito. So, pag okay na kayo dyan, pwede nyo nang start. So, since gagamitin din natin yung same tubig at same sabon na ginamit natin din sa unang wash, hindi na siya magkakarga ng tubig, gagamitin niya na yung tubig at saka sabon na nandiyan dyan. Now, since itong cycle na to ay may included na yung spin o yung dryer, kailangan na natin isara itong takip or i-close yung lid. Kasi kapag hindi, mag-e-error siya mamaya sa spin na part. Parang kaparehas lang din ng mga manual washing machine. So kapag wash at saka rinse, pag wash at saka rinse lang yung cycle, okay lang na nakataas yung lid. Pero dun sa spin o yung dryer na part, kailangan naka-close siya. So i-close ko na to, guys. At hayaan ko lang siyang umikot. Tapos makikita nyo din pala na nagbawas agad siya ng 2 minutes kanina. Agad-agad kasi hindi na siya kinailangan magkarga ng tubig. Yung 2 minutes na na yon ay para dun sa pagkakarga ng tubig. So since may tubig na, automatic siyang nabawasan, naging 42 minutes na lang. So kuklose ko na yung lid, guys. So ayan guys, nasa huling process na tayo sa spin. So, ito na yung pinakahuling banlaw. Dito na ia-add yung fabcon. Kung naglagay na kayo dito kanina ng fabcon, ngayon na siya dinedispense ng washing machine sa ano na to, sa huling 9 minutes. So, tingnan nyo ha, kung meron na kayo dyan nakalagay na fabcon, yan, kasama na siya ngayon na i-dispense. Kita nyo, kasama siya dun sa dinedispense ng washing. So, yung sa mga nagtatanong kung kailan na de-dispense yung fabric softener, ito siya sa huling banlaw, which is meron tayo ditong 9 minutes pa. So, ang ginagawa ko dito sa huling banlaw, para lang kumapit yung amoy ng fabric softener, ang ginagawa ko, pag tapos na siyang maglagay ng tubig, pinupost ko muna para kumapit lang muna yung amoy ng fabric conditioner. Tapos kapag satisfied na ako, siguro mga 5 minutes ko siyang hahayaan lang dyan na nakababad yung fabric softener dun sa mga damit, then saka ko na lang ulit i-start yung cycle para dun sa huling spin. So ayan guys. So guys, ayan, nagsispin na siya. Ganyan lang siya, hindi siya maingay. So, ang tip ko lang, huwag niyo masyadong punuin yung washing machine para hindi siya umaalog-alog. So, ayan, ganyan lang siya. Ito na yung huling spin niya.
Ayan guys, so 1 minute na lang dun sa spin. Ayan guys, tumutunog siya kapag tapos na yung lahat ng cycle na gagawin niyo. So, eto na siya. Ayan. So, yung damit, mga 70% lang yung pagkatuyo niya. Kailangan pa rin talaga siyang isampay. Now, kung gusto nyong subukan yung air dry function nito, kasi meron tong air dry function. Ito siya, program number 9. So, yung pag-air dry is kumukuha yung washing machine ng warm air at yun yung ginagamit niya para matanggal yung mga excess water na meron pa dito sa damit. Tapos, yun yung nagsisilbi niyang pangtuyo ng damit. So, pwede nating itry. Try natin. So, power, lagi ko lang sa program na air dry. So, kita nyo naman, after nung lahat ng cycle, idadiretso ko lang siya sa air dry. So, pag naka-air dry, walang naka-ilaw dito na kahit na ano. Tapos, yung program nasa number 9, which is yung air dry. Tapos, makikita nyo siya, 30 minutes yung itatakbo niya. So, tingnan natin anong, kung matutuyo ba talaga yung damit ng 100% gamit yung air dry. So, nakikita nyo, umiilaw yung spin. So, spin din pala yung program ng pag-air dry. Ayan, nagsistart na siyang umikot. So, I guess iikot lang yan ang iikot hanggang 30 minutes. Ayan yung tunog niya. So, ayun guys, napansin ko mas magalaw yung washing machine sa air dry compared sa normal na spin na ginagawa ng washing machine. So, eto na siya, matatapos na yung cycle ng air dry. Titingnan natin kung gaano katuyo yung damit. Kung worth it ba maghintay ng 30 minutes at you know, yung kuryente para dito sa air dry. So, ayun na siya, malapit na siyang matapos. Yan, okay, tapos na siya, nag-beep na siya, ibig sabihin tapos na yung cycle. So, eto na, moment of truth, tingnan natin kung talaga bang nakatulong ang air dry. Well, hindi siya, wala, parang, parang hindi nakatulong yung air dry. Parang hindi naman siya nag-100% tuyo kagaya nung kiniklaim nila. Pero mas tuyo siya compared dun sa regular na spin. Siguro nasa mga 85%. So, pero kailangan pa rin siyang isampay at pahanginan. Pero siguro helpful din to kapag umuulan. Mas konti yung magiging time na kailangan mo sa pagsasampay ng damit. To be honest, kapag pinagko-compare ko yung dryer ng manual washing machine tsaka yung dryer nitong automatic washing machine, better pa din talaga yung sa manual na washing machine, sa totoo lang. Parang yung sa manual washing machine, yung dry niya is around, yung kahit hindi ka mag-air dry, around, 85%. So, tuyong-tuyo talaga siya. Tsaka malakas talaga yung pag-spin nung
nung manual washing machine compare dito sa automatic washing machine. So, ayun lang guys. I hope nakatulong tong video na to. Maraming kayong mga katanungan na nasagot ko. Kung meron man kayong iba pang mga concerns or katanungan, i-comment nyo lang po sa baba. Sumasagot po ako sa mga tanong. So, pwedeng-pwede po kayong magtanong. At kung nag-iisip pa kayo kung itong washing machine na to yung bibilhin nyo. So, ayan guys, nakita nyo na kung paano siya umikot, paano siya mag-process, at yung mga functions niya. So, hopefully, makatulong to sa inyo para makapag-decide kung bibili ba kayo ng automatic washing machine na ganito yung tatak or hindi. So, yun lang guys. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, please don't forget to like, share, and kung bago kayo dito sa channel ko, please consider subscribing. Thank you for your time. I hope you have a great day and God bless you all. Goodbye!